Tamang Fire Prevention Month ang Marso dahil ipinagdiriwang din natin ngayon ang National Women's Month. Kaya naman sa pag-arangkada ng selebrasyon, iba't ibang mga proyekto at programa na ang inilatag para sa mga Juana. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Melales Moras live. Angelique, tiniyak ng Philippine Commission on Women na patuloy nilang paiitingin ang mga proyekto at programa para sa mga kababaihan, lalo na ngayong ipinagdiriwang at nagsimula na ang National Women's Month. Pasado alas 10 ng umaga kanina ng umarangkada ang kick-off celebration ng National Women's Month sa isang mall dito sa Quezon City. Pangunahing inilunsad dito ang Dapat All Equal campaign na naglalayong isulong ang women empowerment and inclusivity sa bansa. Ayon sa Philippine Commission on Women, sa tulong ng pagsisikap ng pamahalaan at ng iba't ibang organisasyon, malayo-layo na rin ang nararating ng Pilipinas pagdating sa issue ng gender equality. Sa katunayan, base sa Global Gender Gap Index noong 2023, ika-16 na ang Pilipinas sa 146 countries kung pag-uusapan ang estado ng mga kababaihan sa larangan ng ekonomiya, edukasyon, politika at kalusugan. Pangako ng ahensya, patuloy nilang paiitingin ang mga hakbang para mapaganda pa ang sitwasyon na ito. Ngayong Women's Month naman, may iba't ibang regalo at incentives din na maaaring i-avail ang ating mga kababaihan sa bansa. Kung ano-ano yan, maaaring makita sa Facebook page ng Philippine Commission on Women dahil patuloy rin daw itong nadadagdagan, kaya't mag-check lang lagi. Sa mga ahensya naman ng gobyerno, may paalala rin ang PCW. Gamitin ang husto ang nakalaang budget para sa Gender and Development Program para maiangat pa ang kalagayan ng mga Pilipinas sa bansa. Ang Pilipinas kasi ay may tinatawag na Gender and Development Budgeting and Planning. So yun yung God budget na sinasabi na minimum of 5% dapat ng mga budget ng mga government agencies pati local government units ay maalat para ma-address yung mga gender issues sa kanilang mga ahensya o kaya sa kanilang mga local government units. Itong minimum siya na 5% ay hindi isa-separate na budget. Itong budget na to ay dapat naka-mainstream o kasama sa pagpaplano at kinoconsider talaga yung pag-address ng mga gender issues batse sa mandato ng mga ahensya at sa mga proyekto at programa ng mga local government units. Talaga nga maisulong itong karapatan ng ating mga kababaihan. At Angelique, nandito kanina yung Office of Civil Defense, Climate Change Commission, nagbahagi rin ng mensahe at iba pang local government units dahil lang sinasabi nga nila, nagkakaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng ating mga kababaihan. Angelique? Okay, Mela, itong mga insidente ng violence against women, kamusta na ang data ukol dito ng Philippine Commission on Women? Ito ba'y dumami o kumonte? Actually, kanina nga sa report ng Philippine Commission on Women, naiulat nila na nasa noong 2023, nasa 13,000 mahigit yung naiulat na violence against women sa buong Pilipinas. Actually, kung tutuusin ay mataas yung datos na ito. Pero sa totoo lang ang sinasabi ng PCW, magandang bagay nga kung may mataas na... Siyempre, ito ay hindi naman talaga magandang insidente kung ito ay tungkol sa karahasan. Pero when it comes to data, mas na-appreciate nila kung may mataas na data kasi ibig sabihin ay nag-voice out na, nag-speak up na yung ating mga kababaihan, hindi nila itinatago at hindi sila natatakot sa pagsusumbong kung meron man silang nararanasang anumang karahasan at anumang krimen na laban nga sa mga kababaihan. At Angelique, patuloy nga na hinihikayat ng Philippine Commission on Women yung ating mga kababaihan na kung may nararanasang anumang maling gawain, paglabag at kung sila ay nakakaranas ng anumang harassment, talagang iulat yan sa ating mga otoridad kasi talagang under this administration ay nakatutok din naman talaga ang pamahalaan sa mga iba't ibang concerns ng mga kababaihan. And Angelique, at pagtitiyak nga ng PCW, talagang tuloy-tuloy yung kanilang efforts para nga mas maiangat pa at mabigyan ng mas maginhawang buhay yung ating mga kababaihan and sa lahat din in general. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.